Ikatatlumpu't-tatlong kabanata, ang huling matuwid. Dumating din ang araw na pinananabigan ng lahat, ang kasal ni na Paulita at Juanito. Umaga pa lang ay inaayos na ni Simon ang kanyang sandata at mga hiyas. Sasabay siya sa general sa paglisan sa Pilipinas. Ang ilan ay nagpapalagay na natatako si Simon dahil baka raw siya'y paghigantihan ng kanyang mga inapi o sa dahilang ayaw niyang abutin pa siya ng bagong general na papalit sapagkat ito raw ay uliran sa pagkawalang kinikilingan. Sa kabilang dako, ang mga indyong mapamahiin ay naniniwalang si Simon ay isang demonyong ayaw humiwalay sa kanyang huli. Samantalang sinasabi ng mga mapaghaka, ngayong pudpud na ang parang, lilipad na sa ibang dako ang balang. Kinahapunan, ipinagbili ni Simon sa kanyang utusan na kung darating ang nagngangalang Basilio ay patuloyin kaagad. At pagkasabi nito ay nagkulong na sa kanyang silid upang makapag-isip ng mabuti. Napalulong siya sa pag-iisip, kaya hindi niya narinig kaagad ang makailang katok sa kanyang pintuan. Umasok si Basilio'ng kakaiba na ang itsura. Humpak ang pisngi, marumi ang buong kaanyuan at tila isang bangkay na muling nabuhay. Agad siyang nahabag sa binata. Ginoong Simon, naging masama akong anak at masamang kapatid. Nilimot ko ang pagkakapatay kay Crispin at ang mga pagpapahirap kay inay. Kaya ngayon pinaparusahan ako ng Diyos. Ngayon isa na lamang ang nalalabi sa akin. Ang gantihan ng sama ang kasamaan, ng pagpatay ang pagpatay. 4 na buwan na ang nakararaan mula nang ako'y himukin ninyo sa inyong balak. Ngunit ako'y tumanggi. Nagkamali ako, at marahil bilang kabayaran ay nabilanggo ako, at kaya lamang nakalaya ay dahil sa inyo. Kayo'y may katwiran, kaya ako'y naparito'y upang humingi ng sandata at pasiklabin na ang himagsikan. May katwiran ako, oo, may katwiran ako! Nasa aking panig ang karapatan at katarungan sapagkat ang adhikain ko'y para sa mga naaapi. Maraming salamat, binata. Maraming salamat! Pinawi mo ang aking pag-aalinlangan, ang aking pag-aatubili! Sagot ni Simon. Napatayo si Simon na maaliwalas ang muka. Ang ningas ng damdamin niya noong kausapin si Basilio sa libingan, may 4 na buwan na ang nakararaan, ay lumitaw na tila isang tala sa kadiliman ng gabi. Totoo ngang di nagtagumpay ang kilusan, sapagkat tumalikod ang marami nang makita nila akong naguurong sulong nang sumapit na ang kakilakilabot na sandali. Noo'y di ko pa mahawakan ang tunay kong sarili, sapagkat natagpuan kong ako pala'y umiibig pa. Ngayon'y wala nang mahalaga para sa akin. Kayo na rin na nakaunawa ng pangangailangan. Naparito kayo upang pakilusin ako. Halos huli na ang inyong pagising. Noon sana'y dalawa tayong nagtagumpay. Ako sa mataas na lipunan, nagsasabog ng kamatayan sa gitna ng mga pabango at ginto. Kayo naman sa ibaba, kasama ng kabataan, nagpapasibol ng buhay sa gitna ng dugo at luha. Naging maganda at ganap sana ang naging tagumpay ng ating mga pagsisikap. Ngunit takot o kahinaang loob ang natagpuan ko sa matatalino at kasakiman ang ipinakikita sa akin ng mayayaman. Sa bundok lamang oo, doon ko lamang natagpuan ang mga tunay na lalaki. Ngunit ngayon wala nang kailangan. Kung hindi natin matapos ang isang bantayog na maging makinis sa batong magaspang na ating uukitin, ay ipaubayan na natin ang pagpapakinis sa mga susunod. Isinama niya ang nalilitong si Basilio sa kanyang laboratorio. Do'y ipinakita niya ang isang lamparang di karaniwan ang pagkakagawa. Ang katawan nito'y waring isang granada na kasinlaki ng ulo ng tao at ang balat ay gintong nangitim at kamukhang kamukha ng mga nakakikilabot na bungang kahoy. Inilabas ni Simon ang lampara at buong ingat na inalis ang bahaging may mitsa. Nalantad ang loob ng sisidlan. Yari sa asero ang bao na may 2 sentimetro at maaaring maglaman ng higit sa 2 litro. Hindi maunawaan ni Basilio ang lahat. Wala namang ipinaliliwanag si Simon. Maingat na inilabas ni Simon sa isang aparador ang isang prasko at ipinakita sa binata ang pormulang nakasulat sa labas. Nitroglycerina. Patakot na bulong ni Basilio. Nitroglycerina! Dinamita! Kinilabutan ng binata matapos maunawaan ang lahat. Tama. Nakangiting sagot ni Simon. Ngayong gabi magkakaroon ng isang malaking piging at ang lamparang ito'y ilalagay sa gitna ng isang kioskong ipinagawa para doon. Abot ng liwanag ng lamparang ito ang lahat ng dako. Ngunit pagkaraan ng 20 minuto, lalamlam ang liwanag. At kapag itinaas ang mitsa ay puputok ang isang kapsula sa loob. Sasabog ang granada at kasabay nito ang pagsabog ng silid kainan. Sapagkat ang bubong at ilalim ng sahig ay nilagyan ko ng sako-sakong pulbura upang walang makaligtas na sinuman. Sinabi pa ni Simon na sa himagsikang magaganap ay papatayin ang lahat ng hindi aanib sa kanila.
Pagkatapos ay kumuha ng armas sa isang kahon at iniabot sa binata. Hintayin ninyo ako sa tapat ng simbahan ng San Sebastian sa ganap na ikasampu upang tumanggap ng aking huling tagubilin. Lumayo na kayo pagsapit ng ikasyam, sa malayo sa daangan luwagi. Kinuha ni Basilio ang armas at pagkalagay ng mga punloy isinukbit sa luklukan at nagpaalam sa mag-aalahas.